Ang next question naman sa akin, na galing sa kanila ay, bakit wala pa daw akong jowa? Hey guys, welcome back to another vlog. It's your vlogger Ken Harvey Escobar and welcome to my channel Ken Harvey Vlogs. So guys, sa 40 days vlog, meron na naman tayong panibagong content na gagawin. At ito ay ang matagal naman na ito nagawa eh, ngayon ko lang siya ulit gagawin kasi this is my vlog number 3. So ang gagawin natin ngayon ay ang Q&A about my life. So, sasagutin ko, sasagutin natin yung mga tanong na binigay sa akin through Messenger and Facebook. So, nilista ko siya dito sa paper, yung mga questions nila sa akin. Dahil, syempre, hindi ko naman pwede gamitin yung phone kasi itong phone, yung gamit ko pang video. So, marami rin nagpa-shoutout dito sa ginawa kong Q&A na ito. So, simulan na natin to. Without further ado, let's get started. So, number one. Ito po ay galing kay Mary Ann Campuet. So, dito ko na lang pa-plasya gilid yung mga screenshots. Galing ni Mary Ann Campuet, kailan ka nag-start mag-vlog? Actually, matagal na yung channel ko last July something 2018. So, matagal na to and marami na ako naging names. Una ko nun is Ken Vlogs, Ken Kenan to Ken, and syempre itong pangatlo ko, binago ko siya ay Ken Harvey Vlogs kasi hindi na ako contento sa channel na to. Sa pangalan ng channel na to. So, sana nasagot ko yung tanong mo meron ang Campuet. So, number 2. Galing naman kay John Andrew Amado, bakit ang pangit ko? So, siya daw, bakit daw siya pangit? Pangit ka ba? Ewan ko. Tanong mo na lang kay ano, sa crush mo, kay Sunny Rose Amasqual. So, shoutout sa inyong dalawa dyan. Chat mo siya kung okay. Kung pangit ka ba? Gusto ko gawin mo yan. Okay, yun na yun. Wala itong mga kaklase ko rin kasi ito guys yung ano. So, number 3. Galing kay ano naman to, kay Sunny Rose Amasqual. Bakit trip nyo kung pag-tripan? Kasi pala guys, kaya ito yung sinasabi niya na bakit trip daw namin siya pag-tripan? Kasi pag-uwian namin guys, lagi kami sabay-sabay umuwi. So, syempre, hindi naman iwasan sa mag-tropa na mag-asaran yung parang trip. Eh, hindi siya marunong tumawid. So, pinagtitripan namin siya palagi na halaka iwanan ka namin dito, ganyan. So, kaya pangit sa amin kapag hindi ka marunong sa isang bagay. Tapos nalaman namin yun kasi aasarin, gano'n. Pero joke-joke lang naman yung mga pang-aasar namin na yun. Naintindihan nila yun. Okay. Ayan yung tanong ni Sunny Rose Amasqual na sinasabi ko sa inyo ay crush ni John Andrew Amado. Crush niya po si Sunny Rose Amasqual. And kaklase ko siya. So, next naman tayo sa sumunod na nagtanong. Number 4. Galing naman to kay Alisa Bisanyes. Anong dahilan? Ba't daw ako nag-vlog? Nag-vlog ako, wala, enjoy lang. Enjoy, para lang masaya, ganun. Parang habit ko lang siya na parang gusto ko siyang gawin and ito yung dreams ko, maging isang vlogger. And ngayon, sinisimulan ko na siya. Kaya nag-vlog na ako na nag-vlog dito para dumami rin subscribers ko. Para makapagpasaya rin ng tao, ganun. So, kung hindi ka pa nakasubscribe dito nga pala guys, subscribe nyo na ito. Panoorin nyo na iba kong vlog. So, marami pa naman akong vlog dyan na ano. Bali, meron pa akong dalawang vlog doon na in-upload ko ng mga nakaraang araw. So, yun lang naman yung dahilan kung bakit ako nag- vlog. Sana nasagot ko yung tanong mo, Alisa Bisanyes. So, next naman natin ay number 5. Question number 5, ito ay nanggaling kay Adrian
balbas. So, ang tanong, bakit wala ka pang jowa? Bakit nga ba? Ewan ko kung ba't wala pa akong jowa. Kasi grade 8, actually grade 8 ako. So, wala, iyaan mo na muna yung study first mo tayo. Contento na ako dito sa pagbabalag ko. Yeah, pabayaan nyo na muna yan. So, wala pa akong sagot dyan sa tanong ni Adrian Malbas. Number 5 question yun. The next. Kay Ron Christian Esma naman. Ang tanong niya ay, ang tanong niya, kung mayroon ka or kung magkakaroon kang 1 million, ano ang gagawin mo? Siyempre, mahirap naman sagutin tong 1 million kung hindi naman ako magkakaroon ng 1 million. Pero, in case nandun na magka 1 million ako. Siyempre, unang-una, hahati-hatiin natin ito. Marami naman kasing bagay na pwedeng paggastusan ng 1 million. Pwede sa family, friends, and pwede sa mga bahay, ganun. Depende, wag natin dapat gagastusin kung saan-saan lang yung pera. Pwede sa food, ganun. Kasi madami na bibili ng 1 million, hindi lang ito maliit. Kaya dapat, huwag mo yung ubusin, at magtira tayo, ganun. So, number seven. Galing naman kay Christine Ann Permito. Paano mo kinakaya lahat ng pagsubok mo sa buhay? May pagsubok ba ako sa buhay? Meron naman yung mga, kasi simple pa naman yung pagsubok sa buhay na naranasan ng mga kabataan eh. Yung mga school projects, ganun-ganun lang naman yun eh. Paikot-ikot lang naman yun sa mga kabataan eh. Paikot-ikot lang. About lang naman sa school yung mga inaano nila na nahirapan, ganun. Pero yun lang naman yung mga problema na dinadanas ng mga estudyante. Hindi ko gaya naman matitanda na parang internal na. Yung parang sa panloob ng katawan na yung mga dinadanas nila, yung mga masakit na pagsubok, mahirap. Pero sana malagpasan yun ng mga tao. So, ano pala, may karakter ang tanong daw si Ron Christian Esma. Pero hindi ko na siya malalagay yung screenshot kasi nga, ito siya na ano, sinabi lang sa akin. Ano daw mawawala yung pamilya ko or yung mga malalapit kong friends kagaya nila. Siyempre, magiging malungkot kasi friends ko sila eh. Ayun na nga, magiging malungkot ako. Siyempre, una-una sa lahat, siyempre, naging kaibigan ko sila, naging part sila ng family ko. So, dapat, yung mga ganung bagay, hindi dapat inaalis yun sa buhay natin. Kaya, magiging malungkot ako, ayun yung ma-feel ko kapag yung member ng family ko and yung mga members ng friend ko ay mawala kasi ayun yung ayaw ko mangyari sa buhay ko kasi yun na lang, sila lang nagpapasaya sa akin. So, ayun ang kasagutan ko sa tanong mo, Ron Christian Esma. So, next naman ito ay tapos na ang question and answer natin. So, papakita ko sa inyo yung mga names nila and mag-shoutout na tayo. So, see you in a bit. So, yan na guys. Ito lang tatapos ang ating vlog for today. So, shoutout to Christine Ann Permito. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, isubscribe mo niyan. Ken Harvey Vlogs, and huwag makalimutang mag-like, comment, share, and click the tiny bell para mag-updated ka sa aking mga upload. So, this is my vlog number 3. So, I'm Ken Harvey, the vlogger of Ken Harvey Vlogs, now signing off. Bye-bye!